Morning. Ang content natin ngayon ay ano, mag-repair ng electric fan. So, papakita ko sa inyo yung possible na sira ng isang electric fan na hindi inikot talaga gumagana. Marami siyang possible na sira, pwede sa mechanical o sa electrical. Pag sa electrical, yung siyempre sa motor o kaya misa sa switch, ayun po, misang capacitor. Pag sa electrical yun, pagka sa mechanical naman, pwedeng bushing, shafting, or yung alignment. Ayun, yun ang mga possible na sira niya. Tingnan natin para ma-sure, pero kasi pwedeng capacitor, pwedeng mechanical sa yung alignment niya, bushing or shafting naman na may problema. So, may checkin natin na. Contester. Set niyo siya sa ohms o sa continuity. Dito. Yung puti. Ewa, times 1, times 10, hanggang times 10K. So, ang muna niyong gawin, sa 1 times 1 muna kayo. Tapos ganyan nyo. Huwag nyo pagdidikitin nyo ito. Yung pagdidikitin dalawa yan. Magkaiwan. Tapos pindutin nyo yung 1. Tingnan nyo kung may papalo siya. Ayan, pinindot ko na. So wala pa rin. Wala pa rin. Number 2. Wala pa rin. Number 3. Wala pa rin. So pag ganyan, wala talaga siyang palo. Automatic sa electrical. Ito yung ano natin, parts ng tatag na motor. Ito sa motor niya. So, ito po, ayun na. Ito yung shafting. So, ito naman yung casing ng motor niya. So, yung capacitor. Ayun na. Ay, kita niya itin na yan. Ayun. So, may value yan. Kung ano yung nakakabit doon sa ano nyo, electric pan nyo, kung sirato, yun din ang bibilin nyo. May microfarad po yan, 400 volts, so 1.5 microfarad. Ayun, ito nyo. Apat na wire. So ito meron siyang galing sa line. Ito, may saksakan. Isa dyan. Papasin nyo ito. Isa. Yan, papunta sa motor. Tapos itong tatlo. Red, yellow, white. Red is 1. Yellow 2. Yung isang parang dirty white ay white pala ito. Is 3. Gray pala itong line natin. Yan, gray. Gray. Tapos yung isa naman ng line pumunta sa common ng switch. Ito yung tinatawag na common. Ayan yung common. Ang terminal nito ay 1, 2, 3, 4. Isang common na galing sa line, saksakan. Ayan ang galing sa. So ito tetester rin natin. Kailangan ito yung common. Pag pinindot mo yung 1, tapos tinester mo yung common, saka 1, dapat kapalo yung tester sa times 1 or times 10 na resistance. Sorry. Ngayon, dapat pala papalo ito. Ngayon. Pindutin ko yung 1, ah. Naman.
dapat pala papalo to para malaan natin buisit. Sa yan, papalo yan. Para kita nyo, pinindot ko. Number 2 naman. Ayan, pumalo. Buisit. Number 3. Ayan, papla. Ay, kaya papalo. Ayan. Pinindot ko, ayan. Oh, so, ibig sabihin, ay, nalimutan ko pala guys na ano. Ito, dapat pala nung una pa lang sinort na natin itong plug para malaman kung baka mamaya kasi plug lang ang sira, putol lang. Ayun, hindi na kayo mahirapan maghanap pa ng ibang sira. So, dapat pala, ayan, short natin na, ang ganyan. Short lang natin, tapos test rin natin. Ayan, ganyan. Ganyan ang pag-short. Okay. So, testerin natin, ha. Yan. Ayan, ganito. Dalawang kabilaan na lagay nyo yung test prod. Pero, huwag nyo pag ano yung dalawang dulo, ha. Ayan, ganyan. Dapat papalo. Ayan, o. Dapat papalo kasi nakashort na yung dulo natin, eh. Kasi pag di pumalo yan, ibig sabihin, putol yun. Yung pinaka-plug natin, yung pinaka-wire ng plug natin. So, yun. Dapat, yun. Yan, test naman natin yung sa linya ng papunta sa motor. Para malaman natin kung may sira. Ayan, yung gray tsaka red. So, yung dapat yan may palo. Papalo yung tester natin. From left to right. Ayan, yung isa naman na speed niya, number 2. Gray, tsaka yung yellow, wala pa rin. Ayan yung tester natin kung gumagalaw. Hindi, diba? Gray naman, tsaka white. Kasi yung gray natin yung common. So, yung white, 1 na tayo. Ayan. Ayan, dapat. Pag gano'n yan, nakita yung tester kung mapalo. Dapat, yan, dapat pumalo na yan. So, wala. Sira yung ano natin, yung motor. Kailangan natin palitan ng windings, bibili na lang tayo. Guys, nakita natin yung sira. Ayan, putol yung winding niya. So, pag ganito, hindi na natin ito marirepair yung motor na ito. Bibili lang tayo ng bagong motor para diretso salpak na lang tayo. Ayan, o. Ayan, minsan ito lang din ang sira. Ayan yung thermistor, kung tawagin. Ayan, nabibili naman yan. Mura lang, tila mga 10 pesos lang ata yan. Ayan, kung buo naman yung winding nyo, at ito lang ang sira, so, pwede palitan ito lang. I-coconnect lang natin sa dati. Tatanggalin lang yan. Tapos, ihinang nyo lang ulit. Sa susunod na video ko, turo ko sa inyo kung paano magkabit nyo yan. Para hindi isang buong motor yung bibilin nyo. So, mas makakatipid po kayo dyan. So, ayan na po. Nakabalik na po tayo dito sa home base natin. So, ito na yung motor natin. Oh. Itong dalawang yellow. Sabi nung binila natin na sa capacitor. Ito. Itong binuhol niya. So, ang binuhol niya ay ito. Itong tatlo. Black, white, black, tsaka red. Eh, yung may mga buhol. So, ito yung sa speed. 1, 2, 3. Ito yung line common. So, papunta to doon sa may plug natin. Ayan. So, ano ko muna sa inyo, demo. Demo ko muna.
natin, wala naman polarity to, kaya kahit magkabaliktad siya rito ng kabit. So, so dito, at yung isang yellow, dito naman, sa kabila. Yan, alas ganyan ang mangyayari. Tag-isa sila. Tapos ito namang speed niya, yung 1, 2, 3. Hindi natin alam kung ano dito yung 1, yung 2, yung 3. Pero magpapalit-palit na lang natin. Pagka ano, malalaman naman kung ano yung mahina, yung malakas. Ayan, dito yan. So. Ayan. So, ito yung common. 1, 2, tsaka 3. Nilagyan natin tanda. So, ito yung 1. Nakabit yung dito. Yung 2, halimbawa, ito eh. Yung 2. 2. Ito, sa pangalawa. Yan dito. So, yung 3. Dito naman. Sa dulo. Okay. Tapos, itong plug nyo, ito. Yung plug nyo na. So, yung dulo nito, ito. Ito yung plug nyo. Yung isa nito, dito sa, ay, dito sa line. Ayan. Yung green kanina. Ayan. Ito yan, yung isa sa plug. Yung isa naman, dito sa switch. Dito sa common. At tabi ng 1. Batang ka na bang? Nakalimit mo ba yung auto ko na bumusina? Batang ka bang bang? Yan ang wiring yun, okay? So, kabit, kabit ko na po. First step natin. Thank you.